number three. And just si Lino, I know exactly where you are. Joke's over. You're dead. Hey, joke's so over. Weird. Pero siya yung namatay, ano? Si Pini. Woo! Ang hirap. Hirap kalkulahin ano, eh. Ako, parang ano eh. Sa lineup, next play yata. Tingin ko. Mm-hmm. Pero, yung 1-1 eh. Yung 1-1, yan ang meta ngayon para sa akin. Hindi ako manalo dyan sa RG pag 1-1 kalaban. But, yan, kaya maganda. Maganda yung match-up. Very interesting. 4-1-1 to. Oo. Ay! Or, side-side. Or, core. Sino core nila? Early. Early mid. Side lanes. 1-1. So yun ang ano, interesting ha. Crucial lang dito yung ano, yung ikot ni Kel VJ kasi ang mismong idea is mag-pick off niya dito si Link kahit nasa pader kasi yan tumatami din yung hands. So yun yung isa ng mga crucial moment niya na kailangan ni pick off or yung rotation na gagawin niya against dito kay ano, kaya Renny J which is in Cho. Eto na Beam para sa ating game number 3. Nagkapusuan na lahat ng mga viewers kung sino yung gusto nilang manalo. And sino nga ba ang mananalo para sa ating game 3? Ito na nga talaga yung sinasabi nga ni Sob kanina, no? Match point wherein magkakaalaman na tayo talaga kung sino na nga ba ang mas malakas dito sa Dewa. Pero still, look at Chaknu. Kung ano yung ginagawa niya sa Grok kanina, ganun pa rin ang pinapakita niya using this Tidville. But the other thing is, wala siya ngayong barrier na talagang mapupunta sa side niya. Sabi nga natin kanina, being one with the nature yung naganap with Chaknu using the Grok. But ngayon, napilitan siya mag-flicker out doon kanina kasi masyado agresibo nga naman yung pinakita niya. Still yung pa rin, ang gagawin dito ni Sad Boy is to delay. Hindi niya kailangan kunin. Ang pinaka-idea niya dyan is to delay itong objective ng next play solid. Though, good decision, umalis siya, sabi niya, okay bang delay kapalit kill? Kasi kung mamatay man din siya, later on, makukuha din sa kanya yung purple buff, no? So yung delay niya, ineffective if ever magiging sobrang crazy siya. Pero ito, huge rotation, double hero against Renshaw. Doing good in terms of sustaining. Eh, mahirap nga naman pa-win. Uy, action Jackson yun ah. Flying daga. Ang nangyari doon. Nagulat ako doon ah. Kala ko na ano eh. Sumabit eh. Parang tumininiklinglag doon sa may gilid eh. Ito na. Nasa Gedli. Nakakabang. Renshaw. Look at this, pero Tempest Blade. Pero ito na medyo maro-wrong turn na sa dito, Tempest Blade to Renshaw, and there you have it, first blood has been secured by our Daga. Yun naman pala yung purpose ng pagsaktong ano nyo doon sa may gilid ng camera, bro. Oh, sakto yun eh, level 4 siya doon eh. Ang problema doon, ayun na nga, ano yung problema? Na si Bat, inuhi natin pa uwi. Way of the Dragon, Samtui, napauwi na nga siya sa pilitan. Kahit na ang ganda sana nung mangyayari kanina. Andun sila Kel VJ and then si Chaknu. Kaso yun nga lang, a little bit too late for them para kunin ito. Pero ito na nga, speaking of pagkuha, first turtle binabakbakan na ng next play solid. Si Renshaw, wala pang nga dragon dito, Beam. Pero may pagkuelo, etong si Ling, umiikot na dito. May payong kapatid with that bulong! Tempest of Blades has been utilized, but the turtle has been secured by Kagura Turtle Squid Sense. Ginamit na nga, and there you have it, Revitalist, but it is not effective enough. Harley unang tutumba, siya ang napitas mula sa kabila. Pero eto na nga, disengage mo na sila kasi there you go. Yung kanilang mga objectives, kumbaga kung ipupush through mo yan and nakuha mo yung objective mo, tama. Useless eh, it's futile already. Ang ganda nung ano, no? Alam mo, nabibilib ako dito kay Renji. Nasasagad niya yung sipa. Tinitignan ko. Sabi ko, paano mo nakukuha yun? Dapat sobrang bilis din talaga. Nung mechanical skills mo. Tulak, specific hero. Look at that. Another one. Pero speaking of that, mabilisan. Ganun kabilis. Nagkasungkitan. Pero Kelra was able to negate that. Napatay niya rin at the same time. Pero, from the top to the bottom, meron ding naganap. And there you go. Yuzong napatay din si Baksha at the same time. 5-2 ang score natin, Prof. D. Medyo tagilid pa as of now ang execution. Kasi syempre, inaantay talaga natin dito the moment para kay Kelra na makalipad. Ayun.
Ito nga yung paglipad daw ni Kelra, though na yung rotation na nahalata dahil sa trap coming from that Selena, most likely an invade for the crab side dito ng next play solid. Bakit Archangel yung nakalagay doon sa top? Okay. Ano ba yan? Uy, Diyos ko. Pero ito, balik muna tayo sa game. 5-2 ang ating score. Pinalitan na guys from Archangel to Execration real quick. Real quick, easy peasy, and there you have it, baby, another casualty. Ang ganda, Tempest of Blades has been utilized. Samantala si Kelra, kahit na nakalipad siya, wala siyang enough pwesta para makabang-bang, pero hello from the other side. Ang ganda, nung pinakita nilang gam talaga ano eh. Reagan from the other side. Chinagyan si sa mukha, yung tipo akala mo ligtas na, hindi pa pala. Ang ganda nung pagbabaya, sabi ko ganda nung pagbagsak niya, sabay Aegis, di ba? So, may nakaabang na ano, na shotgun ni Reagan sa mukha, eh napiko pa dito, si 1-1. Yung score niya ngayon, 1-1-1. Yun, ano ba, living for its name talaga yung ginagawa ni 1-1, pero ito na nga yung second lord, pero implosion, anap ang gandang setup, pero Black Dragon has been utilized as well, and there you have it, another Tempest of Blades, pero si Baxa lumilingkis lang dito sa tatlo, pero disengage na nga muna sila, dahil yung turtle ay nakuha na, so wala nang sense kung makikipaglaban pa, pero because of that 1-1, ang naganap na clash or na trade doon sa dalawang map. Si kala nyo, kayo lang ang may shotgun, meron din kami. Sabi nung Selena, pero gusto ko yung word na ginamit mo doon, ha, malalim, lumilingkis. Matinding ano ha, yung dragon doon, no? Yung pag-iikot niya. Yung paglingkis, yung parang pagyakap ng isang snake, tama ba? Mm-hmm, nililingkisan. Oh. Kumbaga parang pinipilipit that at the same time. Oh. Pero ang ganda na nga yun, as yun yung overturn has been utilized. Implosion! Pero parang na-cancel yata dito. Tempest of Blades has been utilized as well. Pero yun na nga, no, yun ang medyo mahirap for the Tigreal. If ever, yes, you do have the good setup. Pero if hindi siya kakagat, parang sinakripisyo mo lang yung sarili mo. Kumbaga maiipit ka lang talaga sa tatlo o sa apat. Minsan kasi kailangan mo ano eh, isakripisyo din talaga yung sarili mo, di ba? Sabi nga nila, walang nananalo nang hindi tumataya. Oh, tama naman yun. Sabi nga rin natin, high risk, high reward, di ba? Pero speaking of reward, seems like the middle lane turret has been taken down. And 9-5 ang score natin, pero hello from the other side talaga yung nagaganap with the link. Yun ang medyo mahirap dito. From the top, make it drop. Talaga, ang bilis ng rest. Oh. Diba, yun ang gusto natin makita. Para naka-game shark na itong siling, no? Nandun sa mid kanina, tumalo lang ng konting bakod, nandun agad sa top. Diba? Ang bilis mamakod sa ibang mga bakod. Ito nga siling. Yan ang hindi natin gagawin sa mga ibang bakod. Okay. Now, ayan, score natin. Yan, mga kapitbahay. Oo, diba? So, ito na, 9-5 ang ating score in favor of next play solid plus their objective na plus 1. 2-1. Para sa kanila mga tore, may pagsilip. Etong back siya, naka-setup siya dito against KLVJ. Alam niya, wala pang potential kill ang maaaring mangyari. Pero there's a jump in, they want to take down. Etong paghatak nila kay Selena will fall. Here comes the dragon! Yun na nga, napitas dito si Renzo as well. Make it 3 man down for the side. Dragon, nililingkasan ng tatlo, pero grabe naman yun. Tatlo nga ang napitas from the side of Execration. Alam mo, Prof, naglalaro lang talaga sila ng momentum dito eh. Yung Execration kanina, ang ganda ng initiation. But the point is, next play, they were able to utilize or execute their skills as well. So kahit na maganda yung setup na pinapakita ng Execration, kita mo naman kanina, si Sadboy, ang ganda ng implosion. KLVJ was able to initiate a lot of skirmishes. Kaso yun nga lang, medyo nalulugi sila. And also, yung mga pana ni Etomax, I rarely see or I haven't seen talaga na kumunek kahit sa isa. As of now, medyo momentum based din kasi alam mo team yung hero na Selena. Kumbaga may time na maganda talaga yung tutok, no? Yung every Sargon yung Bustamante, talagang tumatama. Ayun lang yung pantama dito. Tinamaan na dito si Kelra. Tempest of Blades, kinasara dito, Beam! Lipad! Tempest of Blades, tapos may pagdragon sa mga plus. Nagdagan mo pa ng implosion kasi hindi pa rin siya natibag. Napakalaki. Ay! Sumayaw! In-injectionan pa na nga, pero hindi pa rin nakuke. Pagod na, hindi rin nakalipad ng kahit na isa. Pero ang dami niyang iniwasan dun, Prof. Meron ding potential Reagan na hindi lang siya nasagi. Pero tama. Still. Alam mo, apat kasi yung mga iniiwasan, dapat lang kasi maaari mong ikamatay. Which is yung nangyari, hindi niya naiwasan yung peligro
and down you go that 1-1. Nakalipad siya eh. Aso ang problema, yung paglipad niya, wala siyang na-takedown. Diba? So yung potential damage na maibigay pa niya, eh, nanegate agad. Item check nga tayo, ano ba item dito ni ano? Ni 1-1. As of na wala pa siyang damage eh. DHS plus that corrosion, no? Corrosion site. Corrosion site. Still waiting for the next item, I think. Pasimula ta, hindi na siyempre. Defensive item to eh. No? Yung nakaabang. Hmm, yeah. Naka-HP ano siya. Pero yes, no, yun nga, prof, hindi natin masyado paramdam yung sakit or yung, tiyah, yung sakit ng arit ng isang Keldra or ng isang 1-1. Pero here you go, another one. Ipis lang pulot right under the nose of the turret trying to survive kasi medyo mahirap nga naman yun. Ang balak niya ata, mansasama na lang siya eh. Yung ganung move ni ano, ni Remy J. Sabi niya, sige, sama-sama ng hukay. Ito na ang paghukay dito, bibiba! Pero feeling of sama-sama, tumama na nga rin. Finally, ang si Renzo, dragon niya, revitalized, has been utilized, but nope. Joke it lang. Won't connect. Samantalang si Renzo, lumingkis kasi tamang disengage lang muna ang mga langgam. Sabi nga natin, yung mga langgam, pag napatakan niya ng isang katulad, talagang tatakbo nga sila. Pero eto na nga po, prof, yung first level door natin, binabakbakan na ng execration. Samantalang, andit sa may bandang Gedli, ang isang Imperial Justice kinasa. Talagang, watak-watak na nga sila samantalang Silvana nalusaw na nga at nag-iisa. Pero ang dagaan dito pa sa may Gedli, mega kill pa nga ang isang Lee. But the Lord has been taken down. And that was a trade of 1-2-3. It's not really a solid fight for them. Ito na, execution, bumabawi, prof. Natuloy ang sinasabi mo kanina na nagpapalitan lang ng momentum. Right now, bumaliktad din lang momentum na punta. Ang momentum sa execution, killing three heroes. Plus, may kasama pang Lord. Huge win para sa side ng execution dito. Most likely, makakuha sila ng bigger objective, which is yung turret. Malamang sa malamang, ibabasag sila ng turret dito. Invade. Gusto nilang umabang sa invade and I think wala pa atang purple buff na palabas. Check mo ngayon, ano, si Ling, may purple ba? Kung ano, ayun. Ay, hindi. Kabubuhay lang pala. Sorry. Akin yun, Lodge. Oo, namatay yung Ling. Namatay yung Ling. Kakabuhay. Ito, kalalabas lang ng purple. Denying that purple buff, it means denying the energy of Ling sa kanyang potential down for the next 2 minutes ang isang Ling waiting for the next buff. Still, magandang paghahabol dito ng execution. Ang ganda rin, no? Especially nakuha nila yung VIP turret. And speaking of that, we're just waiting for what Kelra earlier to go online. Pero crossbow of Tang, lipad, Kelra, lipad ang nagaganap. And it is unstoppable as of the moment. Hindi nanenegate. Ngayon, ang next play solid, yung Kagura natin kasi wala pa right on that. So, yun yung overturn to negate that is not yet online. It's not even available, di ba? Okay. Item check nga tayo dito kaya, no? Ay, later on. May pagda-dragon na dito. Joke lang pala yun. Direct akin yung launch. May pagsalo na rin dito. Down you go. Ang kanilang turret on the bottom lane. Habang sumasayo naman dito, si Kelra. Siya na nang zone out. Kumasa na with the Tempest of Blade. May pagtalon. Sidestep pa nga. Implosion. Kinasa na rin. Go ahead! Grabe yun, pati deadly magic para lang mapatay ang isang Ling. But Barley will be taken down as well. 4v4 situation. Renzo, gaano kakakuna lumipad. At tamang siya energy lang siya. Pero Kelra, lumilipad na naman at nakapatay na nga ng isa na bigwasan nila samantalang sa may bandang likod. Boss, naiwan mag-isa ang Kuya Mucho. Ano nangyari sa'yo? Hindi na nga siya nakatakbo. And that was a trade of 3-2 samantalang si Kelra umaariba. Hindi na nga siya uuwi pa. Talagang clear lang muna sila ng minion wave. 16-15 ang score, prof. And look at the goal difference. 2.5 goal difference. Lamang ang execution. Lamang ang ganda pala. Plus the turret dito. Nabasag nila ang bottom. Another invade ang gagawin dito. Naumpisahan na kasi, di ba? And once na naumpisahan yung invade dyan, yung oras niyang kabisado nyo na. Di ba? Ang pinaka-idea lang dito is mag-i-invade etong Ling. Ang problema is nakaabang din yung Harley. Or sama kukuha nila automatically ng Harley etong purple niya. Now, may invade na naman na gagawin dito. Alam to ng next play solid. Bibigay muna nila again ang next orange dito para sa side ng execration. Bait na ba yun yung ano nung skill yun? Ako tapos tunog ah. For the next for the next 50 seconds beam, lalabas na ang Lord dito. Mag-aagawan to. Okay. Ito na, may setup na beam. Mukhang another setup going to happen at lamok pinapapak ng apat deadly magic has been utilized pero that is back shot so it won't die as easy as that and
execution, they are just going to cram up dito sa may site kung saan yung Dord ay magre-respawn. Samantalang Apis lang pull out together with Sylvana. Ito yung medyo hindi natin napapansin, Prof. Though. Setup wise, next play solid. Marami silang pang setup eh. They have the Cho. They have Aling. They have even have Sylvana. And speaking of setup, Imperial Justice has been utilized as well. Pero mukhang nabaliktad kasi kapag ang Kel natururo nakalipad, hey, no, hindi mo yan mapipigilan na si Yinyang Overdermin has been utilized. Implosion right from the other side and doon sa may backline. Pero flicker out muna, Kuya Musad Boy. Mapipilitan namang back away. Kasi nga naman, sino nga ba ang da-damage? Sayang ang set kung walang magda-damage. Actually, pinatuto ko kanina talaga yung camera kaya, no? Kaya si ano to, narin ni Jay, no? Kasi alam mo, masasabi ko na ano yung Renny J speciality, ganun. Kung paano niya iniikutan, tapos hinahanap niya yung MM. Yung positioning niya kanina dito, waiting for the perfect timing na i-hunt lang niya yung 1-1. Kasi alam niya, isang combo lang eh. Automatic pick-off. From ano yun ha, from bush ng area ng Lord, umiikot siya papunta ng crab point, pababa. Just to make sure na ma-pick-off niya yung 1-1. Ganun kahaba yung ikot niya. So that's a Renny J special move na tinatawag ko na hindi na bago sa mata rin ng mga viewer natin. Let's see. Ito na, another kick na magaganap dito. Uy, nag-Winter Truncheon, nag-grow siya as a player. Pero yun! Na-uppercut! Yung akala nyo. Tipis lang po, Lods. Ang ganda naman ng Chobe at Winter Truncheon. Ano nangyari? Pero Sam Tui with a Lightning Truncheon. There you have it, Professor. Anong nagaganap? 44k. Talagang naglalaro lang sila ng momentum. The Lord napunta ngayon sa next game solid. So ito na yung comeback na inaantay natin. Kung kanina execution ang nagpipin down, nagpupush all over sa base ng next play. Ngayon sila naman ng babawi. Exec man ang kanilang, you know, kakatukin ang base. Kasi tingnan mo, wala pang butas sa kanila compared with next play solid. Ito may skill na tong Lord. The Flying Angry Axe Double Jumping Lord ang tawag dyan. Boom! Ayun na nga. May pagsabog na dito. I think mag-engage ang next play solid. Ito na yung pagkakataon nila. Waiting for the perfect time. Sabi, hindi mo na ako lilipad kasi ulti pa lang ang pulado. Oy! Ang ganda! Oy, implosion dito! Implosion together with Dragon. The Imperial Justice sa mga paglingkis. Pero yung Lord natin buhay na by alive and still kicking. But Sylvana will be taken down. That was a double kill. And Kera with another kill. Pero triple kill pa nga para sa ating YZ. And there you have it. So na lang ang natitira at nag-recall na nga siya kasi hindi na nga, walang minion wave and even the Lord na meltdown lang dun, Prof. Parang mapa lang yun eh, na meltdown. Grabe naman, and narinig ko na naman yung signature triple kill niya ni Bibimbap. And here we go, might be the final push for execution. Natitira na lang dito si Ipis or si Renny J trying to delay 5 seconds sa pinakamatagal na buhay ni Gagamba. Waiting 2-1 go na buhay ang dalawang hero. Make it 3 na rin dito. Alam na agad automatic na leader sa setup. Hinatak na implosion pero hindi siya umabot. What a counter there. Natunang alusaw agad. Oo, hindi niya na pinaligtas. Kumbaga, pag shun po niya, hinatak na lang niya. Ang paghatak kasi dito, Jack, paayong hawak-hawak. Eto na, Beam! Pero eto na nga, ang dragon lumilingkis Renjo right under the nose of the turret. Binabakbaan na nga 3v1, pero napakagandang delay ng tactics cause on the other side. Sila mo ay natebok na inipit ng apat, pero magkabaliktaran na YZ has been taken down as well. Samantalang, eto na, our boys from execution. That's of a different object. Implosion right under the face of them. Harap-harapan talaga ng ultimate si Sadboy. Kuya, malagigit sa pangalan dito. Gagamba, hindi na nga natang makakaligtas pa. 4v1. Tapos dagdagan mo pa ng trust talk sa mukha. Ano ang gagawin ni Imperial Blastis Sylvana? Si Dedeli na lang yung minion wave, pero that is a little bit useless. And there you go, mga kaibigan.